Andiyan pala kayo. Hi guys! Kamustocks? Para sa ating What is IPO Part 3, pag-uusapan naman natin ngayon si Axelum. Which by the way, madaming nag-request na itong topic na to sa ating previous video doon sa All Home. And if you want to watch yung previous analysis namin doon sa All Home, you can click the link above here. Ito. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin ngayon si Axelum. And to give us background and yung business kay Axelum, nag-imita ko ng isa sa mga aming co-research analyst. So let us welcome again, Miss Claire Alviar. Hi Claire! Kamusta? Mabuti naman. Mabuti naman, nandito ka ngayon sa video na nag-kamustaks. Na-guest ka ulit namin dito ngayon. So, I was browsing, no, yung dun sa research report mo on Axelum, nakita ko na neutral ang inyong recommendation. Why is that? And can you give us a little bit, or not little bit, lahat background on Axelum? Well, unahin na natin yung business niya. Si Axelum kasi, nagmamanufacture siya ng coconut products. So, meron silang coconut water, coconut milk, coconut oil at iba pang mga coconut products. And nag-distribute din sila dito sa Pilipinas and also sa abroad. And ang maganda dito kay Axelum, yung ilan sa mga customers niya ay mga kilalang kumpanya. Like si Kraft Foods, si Quaker, Unilever, Nestle, and kung familiar ka din kay Vita Coco. Oh, ito no, yung nasabi mong mga kumpanya na ito, yung mga kilala, mga nakikita nga natin ito, in fact, no, sa ating mga suking convenience stores and yes, supermarkets, di ba? And yung production facility niya naman ay nasa Medina Misamis Oriental. Okay. And meron din silang dalawang distribution facility sa USA and sa Australia. Dahil doon, nakakapag-distribute sila ng products nila sa US, sa Australia, and New Zealand, and major countries sa Asia. And ano, ang kagandahan dito kay Axelum, hindi lang domestic yung kanyang business. Nag-export din pala siya sa ibang bansa. And take note, yung mga ina-export niya, mga pinag-exportan niya mga bansa, mga malalaking bansa, kagaya ng US and Canada. And given that, sa mga sinasabi mo na business ni Axelum, kamusta naman yung kanyang financial highlights? Well, hindi lang masyadong maganda. Yung net income niya nung last year, nung 2018, bumaba ng 31%. Well, dahil lang naman yun sa may binayaran silang loss on early retirement of debt. Ito yung loss, parang one-off to, no? Yes. Okay. Pero kung wala naman yung binayaran na yun, ay magiging flat lang yung net income growth nila from 2017 to 2018. Given that, sa sinabi mo, no, kamusta yung first quarter results? Well, buti na lang ng first quarter, tumaas na yung net income niya ng 14%. Ang kaso, ang downside lang, bumaba naman yung revenue niya ng 8%. Well, dahil lang naman yun sa yung pagbaba ng coconut prices sa world market. Okay, actually nabasa ko nga yun, no, sa news yung parang yung coconut, yung copra, I mean, bumababa na yung presyo. Yes, yung dito sa Pilipinas, kung titingnan natin, nung January ng last year, yung copra prices nasa 30 to 40 pesos siya. Tapos ngayon, nasa 20 pesos to 13 pesos na lang siya. Kaya yun, dahil yun sa oversupply dito and also sa world market. Ang ginawa kasi ng Axelum is yung nagbinabaan nila yung selling price nila to compete with other countries doon sa world market. Kaya yun yung reason kaya bumaba yung revenue niya this first quarter of 2019. Okay, yun pala yung dahilan, no, kung bakit bumaba yung kanyang revenue. Kamusta naman yung kanyang margins given doon sa sinabi mo na bumababa yung copra prices? Buti na lang noong 2018, tumaas naman yung gross margin niya
from 20% noong 2017 naging 23% noong 2018. Mm. Kaso nga lang yung net profit margin niya bumaba to 6.20% from 9.16% dahil yun sa ano sa one-off niya na nabayaran. But without that masusustain naman nila yung 9% na net income. Pero ano no, napansin ko margin. Lang sa sinabi mo, eh flat yung growth ng margin. Pero still, margin pa rin ay flat. So you can watch out for that, no? Given dun sa mga sinabi mo dun sa financial highlights, eh ano naman yung IPO details ng Axelum para dun sa mga interesado na gustong mag-subscribe sa Axelum? Okay, let me first off, kailan ba yung ano niya, offer period niya? Sa ano? Sa September 24 to September 30. Eh yung kanyang ano naman, offer price. Ang offer ay nasa ano, up to 6.81 pesos sa ngayon. Okay. And kung yung price setting date niya ay sa September 19. So abangan nila yun. Yun, oo nga, abangan nga nila. Kailan ulit yung price setting mo? Sa September 19. September 19. And yung kanyang target listing date? Sa October 7. Sa October 7. Okay. And yung ano, since ito nga yung mag-IPO, no? Ilan yung kanyang i-offer na shares? 1.13 billion shares yung i-offer nila. Up to 700 million doon ay primary. And okay. Up to 430 million yung secondary. And magkano yung magiging market cap niya once na naging listed na siya sa ating stock exchange? Ano, nasa 27.24 billion. Okay. And magkano yung ano niya, yung perang malilikom niya from this IPO? Ang 7.695 billion yung malilikom niya dito. Okay. And yung malilikom niyang pera na ito, eh saan naman niya gagamitin? First, yung majority nun is to fund strategic acquisition. And mag-expand din sila ng distribution networks nila dito sa Philippines and also sa abroad. Mm-hmm. And meron din silang, mag-install din sila ng new manufacturing facilities. Okay. And konting pambayad utang and yung the rest is for other capex. So, ang maganda dito sa proceeds ni Axelum eh more on strategic acquisitions and yung expansion ng network niya, both domestic and international. So given this, eh maganda naman yung kanyang offer, ay yung kanyang paggagamitan, no, ng pera. But you will see dun sa, kagaya ng sinabi mo, eh yung risk. Yes. Yung risk lang doon sa world market. Yes. Doon sa coconut. Mm-hmm. Kaya neutral yung inyong yung recommendation. Okay, Claire, with that, thank you very much for that detailed explanation on Axelum. And I do hope madaming natutunan yung ating mga ka-Philstocks. And ako din, actually, madami ako natutunan. Thank you very much, no? And but wait! Okay, there's more! Before matapos po itong ating video, eh, meron kaunting trivia lang po muna. So, for the past 8 years, 3 out of the 32 companies na nag-conduct ng IPO, eh, take note ah, naging PSEI na, or miyembro na ng ating Philippine Stock Exchange Index. Ito ay sina Pure Gold, Robinson's Retail Holdings, or yung Robinson Supermarket, at CGT Capital, or yung holding company ni Metrobank. At, I'm sure, madaming nagtatanong sa inyo, no, sa aming YouTube channel, sa Facebook page, eh paano mag-subscribe sa IPO? So, there are two ways, no? Number one is through yung brokerage or trading participant allocation. So, second is through PSEEC. Ito po, PSEEC ay online. Since tayo ay nasa online world na, yung pag-IPO din natin ay online natin. Pero ang para lang ma-activate yung PSEEC account natin, ay kailangan po, meron po tayong account sa isa sa mga trading participants ni PSE. And si Philstocks po, take note na, ay isa sa mga trading participant po ni PSE. And you can open an account with Philstocks. For more information, you can email at sales@philstocks.ph and you can
visit our website, that's www.philstocks.ph. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na ito. And if you have comments, topic suggestions, just comment below. Once again, thank you very much for watching. My name is Piper Tan. I'm Claire Alviar. Happy trading!